What's up homies, Angel TV here. In today's video, i-jailbreak natin itong iPhone 4 para magamitan siya ng mga ibang apps kasi outdated na to phone na to. So yung uso na ngayon yung mga malalaking screen na phone. Kaya sanay na tayo gumamit ng malalaking phone. Kaya ako medyo nahirapan dito gumamit. Hindi bago. Pero nakakamiss gumamit ng ganitong phone. Ano siya, matatawag siya nostalgic. Yeah. Yung player na ganyan, nakakamiss. Sana ibalik ng Apple yung ganitong style ng ano artwork sa player. Itong iPhone 4 na to, iOS 4.3.3, bihira na yung ganitong klase ng iOS version. Usually mga 6 yan pataas, pero ito swerte yung patakakuha ko, iOS 4.3.3 pa siya. Yan yung lumang multitasking niya, and kailangan mo pa siya iganyan. So makakatuwa lang na ang layo na nang marating nung multitasking ng Apple ngayon, kung paano nila binago. Ngayon sa camera, ayan, okay pa naman kahit pa paano. iPhone 4 was released back in June 2010. It has 640 by 960 pixels by megapixel, 512 MB RAM, which is Apple A4 chip. Then battery niya naman is 1420 mAh. Meron din siyang 16 32 gig variant before. Ngayon i-ready na natin i-jailbreak yung iPhone. Kukonnect muna natin siya sa computer, then open natin yung Treo tools. Ayan, napakadali na ng steps pag ginamit natin yung Treo tools pag nag-jailbreak tayo ng any iOS device, as long as supported siya. Punta lang tayo ng flash JB, then sa left side yan, makita mo jailbreak. Then click mo lang yung run jailbreak sa baba para mag-start na siya. Then follow lang yung procedure. Yan, mag-start na. Then kailangan natin siya i-DFE mode. Hold lang yung home button and sabay yung power. Ayan, hold mo muna yung home button hanggang sa maging black yung screen. After nun, press nyo yung power button. Then mga 3 seconds, release nyo yung power button. Hold nyo yung home button ng 10 seconds para pumasok ng DFE mode. After mag DFE mode, automatic magtutuloy-tuloy na yung jailbreak nyo. And pag natapos yun, antayin nyo lang mag-open ulit yung Apple logo. Or antayin nyo lang mag-appear yung Apple logo sa screen ng cellphone nyo. So, yan. Tapos na siya mag-jailbreak. Ito yun na yung Cydia. Yan. Mag-load yung Cydia. I-install lang ko lang ng mga Cydia tweaks. And balik ako after few minutes. Nag-install tayo ng mga jailbreak tweaks para yung ibang features sa iOS sa mga bagong version magamit natin dito, gaya nung assistive touch, wala siya dito. Nag-install tayo ng activator, then wala din control center. Nag-install tayo ng SBA settings, yung ibang function wala, inan lang natin dito, nilagay natin dito para nang sa ganun mas madali pa rin siyang magamit. Although hindi naman lahat, pero yung iba lang mas okay siyang gamitin, madali.
yun nga lang yung YouTube tsaka Facebook, yun talaga, wala siya dito. Pwede siyang ma-insula ng games, yun lang. So, yun lang. And thanks for watching again. Sa susunod ulit na panibago kong video, kita-kits ulit tayo. Stay safe. God bless. Peace.